Yo, what's up mga kaibigan? Dali na tayo magkwentuhan. So kanina ay nilabas na ang resulta ng naging botohan ng 30 NBA general managers tungkol sa top 5 best coaches sa NBA ngayon. Hindi legacy ang pinag-uusapan dito, bagkus at the moment mismo. At ito nga naging resulta. At number 5 ay si Tyronn Lue ng Los Angeles Clippers na nakatanggap ng 5% ng votes. Tabla sa number 3 and 4 si Coach Monty Williams ng Phoenix Suns at Coach Pop ng San Antonio Spurs na nakatanggap ng pareho ng 7% of votes. Number 2 naman dyan ay si Coach Steve Kerr ng Golden State Warriors na may 22% of votes. At number 1 naman dyan ang Filipino-American coach ng Miami Heat na si Coach Eric Spoelstra na nakatanggap ng lopsided 52% ng mga boto. Pangalawang taon na nga ito mga kaibigan na magkasunod na si Eric Spoelstra ang kinikilala ng mga general manager bilang ang pinakamagaling na coach sa NBA. At hindi naman ito nakakagulat dahil napakadami na din nga dinevelop ng mga underrated players o mga free agent at undrafted players. Naka-establish din siya ng kultura sa Miami Heat na talagang tumatatak sa mga players ito. Surprising din mga kaibigan na hindi napabilang sa top 5 si Coach Ime Udoka ng Boston Celtics matapos ang very successful season last year, habang nakatanggap din ng boto si Coach Taylor Jenkins ng Memphis Grizzlies at Mike Budenholzer ng Milwaukee Bucks. So congratulations nga kay Coach Eric Spoelstra for being named as the best coach in the National Basketball Association ng dalawang magkasunod na taon ayon sa mga GMs. At mas mahalaga nga ang ganitong mga rankings dahil mga taong nasa loob talaga ng NBA at talagang may alam ang bumoto at hindi lang mga analysts. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa update ng ilan sa ating mga games. Naganap na ang debut ni Jalen Bronson sa New York Knicks kanina kung saan siya ay nagdala ng 16 points at 5 assists on 78% shooting sa field at 50% shooting sa 3 points on 19 minutes of playing time. Solid performance ang kanyang pinakita na nagresulta sa 117-96 win ng New York Knicks laban sa Detroit Pistons. 21 points din ang ambag ni RJ Barrett at 15 points din kay Julius Randle. Sa Pistons naman ay 16 points din ng rookie na si Jaden Ivey. Panalo din ang Minnesota Timberwolves laban sa Miami Heat sa score na 121-111. Solid 24 points in 23 minutes si Anthony Edwards. 17 points din si Torian Prince. 15 points kay Bryn Forbes. 14 points si Noel at 14 points din kay Knight. Habang sa Miami Heat naman ay 22 points ang ginawa ni Tyler Hero at Bam Adebayo. Surprisingly ay nakuha pa rin nga ng Wolves ang panalo kahit na lamang ang Miami Heat ng 18 field goal attempts sa game na ito at 11 offensive rebounds. Game naman ng New Orleans Pelicans at ng Chicago Bulls ay naganap na ang pagbabalik ni Zion Williamson at mukhang epektibo nga talaga mga kaibigan ang kanyang pagbawas ng timbang dahil sa konting minuto na nilaro niya ay mapapansin mo kagad na mas mabilis siya at mas explosive. Siya ay nagtala ng 13 points at 4 rebounds on 67% shooting sa field sa loob lamang ng 15 minutes of playing time. Ano ba ang masasabi nyo sa kanyang performance? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!